yan ang Pinoy. Tala kayan kay Pasky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, tala kayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy, talakayan kay Pasky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, talakayan kay Pasky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha, na hanggang ngayon isang kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo, na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi naaaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig dumiskarte, walang waranto pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy, talakayan! Hoy, hoy, hoy. Isang maganda at mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikawalo ng Mayo, 2019. At ilang araw na lang po ang buong Pilipinas ay boboto. Yun po ay sa Lunes, Mayo at 13. Wala pong pasok yan. Kaya't kung ano pa man po ang inyong ginagawa ay tumutok po kayo rito sa ating pinakamasayang programa tuwing hapon, ang Talakayang Pinoy. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Ginoong Lino C. Soriano, na pansamantalang tumitimon para sa aking dalawang katoto na sina Pasky Natividad at si Mr. Marvelous, si Engineer Willie Juan. Kaya sa loob po ng isa hanggang dalawang oras ay makapanunood po kayo at makapakikinig ng isang informative at masayang talakayan. Yun po ang ating programang Talakayang Pinoy. At syempre kami po ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Unahin po muna natin tong sa Quezon City. Yung ating balita po, ano, talagang painit na painit ang politika diyan sa Quezon City. At bagaman sa survey po ay nangunguna ang Vice Mayor ng lungsod, si Vice Mayor Joy Belmonte, ay pumapangalawa lamang si Vincent o Bingbong Crisologo. Pero kahit na ganun po, ay talagang mainit ang politika dyan sa Quezon City. At ito po yung balita, ano po? Sabi po ni incumbent congressman Vincent Crisologo, yun daw pong disqualification case laban sa kanya ay pakana ng Belmonte Camp. Sabi po rito, desperado na ang kampo ni Vice Mayor Joy Belmonte, katunggali ni Vincent Crisologo sa pagka-mayor ng Quezon City, kaya ito ay gumagamit ng bayarang supporter para magsampa ng disqualification case laban sa kanya. Ito ang pahayag ni Vincent Bingbong Crisologo sa isang press conference noong nakaraang linggo. Ito po ay ginanap sa Quezon City. Kinilala ni Crisologo ang Belmonte supporter na si Sofia Lorenza Zamora na ginamit di umano para magsampa sa kanya ng disqualification case sa Commission on Elections o COMELEC. Pinabulaanan kahapon nung last week ni Crisologo ang akusasyon ni Zamora
na sinasabing pineke ang lagda ng Noy Pangulong Ferdinand E. Marcos hinggil sa pinalabas na pardon para makalaya ito noon sa kulungan. Ipinakita ni Crisologo ang lahat ng mga natatagong dokumento na nagpapatunay na pinagkalooban siya ng dalawang pardon, una ang conditional at ang kalawa ang absolute pardon ni Pangulong Marcos. Minalit din ni Crisologo ang aniya pakawala ng kampo ni Belmonte, si Attorney Socorro Maricel ni Pumuseno na nagpakita rin ng mga peking dokumento na nais lituhin at guluhin ang mga butante hinggil sa pagiging lehitimo ng paglaya ni Crisologo. Idinagdag pa ni Crisologo na noong March 2004, base sa disqualification petition ng Nooy Councilor Moises Samson, pinatunay ni Lorenzo Sanchez, Presidential Staff Office 5, ng Malacanang na lehitimo ang mga dokumento na ipinisinta ni Bingbong sa COMELEC. Idiniin din ni Bingbong na naging moot and academic ang lahat ng issue tungkol dito nang siya ay nahalal at naupo bilang konsehal noong 1998 ng Lungsod Quezon at bilang congressman ng 1st District ng Quezon City noong 2004. At eto pa po, sinabi naman ng NBI na lagda ni Marcos sa pardon ni Crisologo ay peke. Ito po isang dating chief document examiner ng National Bureau of Investigation o NBI ang nagsabi nung nakaraang linggo na peke ang lagda ni President Ferdinand E. Marcos sa kopya ng absolute pardon ni Crisologo. Para bang pinalalabas yata galing sa recto yung absolute pardon ano? Pero basahin po muna natin yung mga karugtong na balita. Ito ay bilang suporta sa disqualification case laban sa Quezon City mayoralty candidate na si Vincent Bingbong Crisologo na inihain sa Commission on Elections. Ayon pa kay Attorney Desiderio Pagi, handwriting at document expert ng Supreme Court, may mga pagkakaiba sa lagda sa kopya ni Crisologo ng umano'y absolute pardon niya sa lagda ni Marcos sa ibang opisyal na dokumento. Noong taong 1970, kinulong si Crisologo alinsunod sa sentensyang double life imprisonment sa kasong arson at isang kasong arson with homicide dahil sa kanyang panununog o pagsunog ng dalawang barangay sa Bantay, Ilocos Sur. At noong 1981, nakatanggap si Crisologo ng conditional pardon mula kay Marcos at noong January 24, 1986, binigyan naman siya umano ng absolute pardon. Maliban sa certification mula sa Malacanang na wala silang kopya ng nasabing absolute pardon, nagpadala rin ng sulat ang Board of Pardons and Parole na naglilinaw na wala silang ibang dokumento ukol sa pagpapatawad kay Crisologo liban sa isang index card na nagsasabing conditional pardon din lang ang ibinigay sa kanya. Nilinaw ni Crisologo na matagal nang nadesisyonan ng COMELEC pabor sa kanya ang kasong ito kaya siya ay nakatakbo at nakaupong konsehal at congressman ng 1st District sa Quezon City noong 1998 at 2004. Idiniin pa niya na kung totoong pinekin niya ang lagda, dapat ay agad siyang ipinahuli at muling pinabalik sa kulungan ni Marcos at kinasuhan pa ng perjury. Kasi nga po, hindi po ayon po sa ilang mga netizens, ay binabatikos nila ang timing nitong pagpapapile ng disqualification case laban kay Crisologo dahil ilang araw na lang po ay magkakaroon na ng eleksyon. Yung po ay sa Lunes, Mayo 13. At sinabi po ng kampo ni Crisologo na kung siya ay disqualified talaga, dapat hindi na siya pinatakbo o payagang tumakbo at naupo bilang konsehal ng Lungsod Quezon at nung kinalaunan 2004 bilang congressman ng 1st District ng Quezon City. Kaya daw ito ay moot and academic. Kasi kung palalabasin nila na hindi dapat tumakbo, eh paano yung desisyon nung 2004 na siya ay pinayagan tumakbo? Kaya ayon sa kampo ng Crisologo, ito ay malinaw na black propaganda at isang uri ng harassment
laban kay Crisologo. Kasi kung talaga daw na may basehan sila, dapat nung last year pa sila nag-file ng disqualification case. Bakit ngayon lang na malapit na ang eleksyon? At ayon po kay sa kampo ni Belmonte, malamang kasuhan nila ng disbarment yung abogado nag-file ng disqualification case laban sa kanya for ignorance of the law. Kasi nga po, dinesisyonan na yan ng COMELEC, pinayagan na siyang tumakbo noon. Eh bakit pa sa ngayon ay i-entertainin nila yung ganyang uri ng kaso na nadesisyonan na ng COMELEC noon pa. At meron po tayong isang nakagugulat na balita. Ito po ay sa Cavite, sa General Trias, Cavite. Ayon po rito, 7 milyong halaga ng cheque ng bilyonaryong mining firm tumalbog. Opo, tama po yung basa ko. Isang mining firm na bilyonaryong mining firm ang nag-issue ng halos 7 milyong halaga ng cheque, pero ito ay dalawang ulit na tumalbog. Alam ko, pag tumalbog ng dalawang beses yung cheque mo sa banko, ano yun eh? Automatic close account. At napakalaki po ng penalty, depende po sa halagang na-issue. Ito po ay po sa balita, ay nakusahan ng isang kooperatiba sa Cavite, ang isang mining company, dahil sa pag-issue ng talbog na cheque na umabot sa halos 7 milyong piso. Ang inakusahan po si Miguel Alberto Gutierrez, Pangulo at CEO ng Galeo Group of Companies o GGC at SR Metals Incorporated o SRMI ay inakusahan ng Helping Hand Development Cooperative ng pag-i-issue ng talbog na cheque na may kabuuang halagang 6,908,324.84 centavos. At dalawang ulit itong isinauli ng bangko dahil po sa kangulangan ng pondo. Ang halagang ibinayad ng SRMI sa HHDC ay bahagi ng dati nitong pagkakautang na umabot sa 12,927,020 pesos and 44 centavos sa kooperatiba. Laki naman ang utang nito itong Galeo Group of Companies at SR Metals. Ang laki ng pagkakauting nila sa Helping Hand Cooperative. Alam naman natin, ang cooperative hindi po yan ang pangunahing layunin, kaya nagtatatag ng kooperatiba para matulungan ang mga pangkaraniwang tao. Sabi pa po rito, kahit na paulit-ulit na umapela ang HHDC kay GGC Vice President Attorney Roderick Reyes, kasabay ng maraming demand letters, patuloy itong binabaliwala ng higanteng mining firm. At ayon pa kay Joseph Senizal, tagapagsalita ng Helping Hand Development Cooperative, aniya, labis na naapektuhan ang aming kooperatiba dahil sa bouncing checks, kaya napilitan kaming magbawas ng kawani. Mga 600 sa aming worker members na naka-deploy sa SRMI ay naghihintay ng kanilang separation pay mula sa mining firm. Pero patuloy pa rin binabaliwala ng GCC ang obligasyon nito sa amin. Pinalalapan ng pag-i-issue ng mga talbog na cheque. Ay papurito sa balita, ang SRMI ay isang multi-billion company. Ito ay tatlong ulit na ginawaran ng Presidential Mineral Industry Environmental Award dahil sa mahusay na performance. At ito ay mayroong mga minahan sa iba't ibang panig ng bansa, pati na rin sa Papua New Guinea. At may construction, shipping at airline business din itong Galeo Group of Companies. At noong 2016 elections,
ipinahiram pa nila yung isa sa kanilang mga eroplano sa natalong presidential candidate. Kaya nga po sabi ng 600 kawani ng Helping Hand Development Cooperative, nakikiusap sila sa kay Pangulong Digong at sinasabi nilang, Pangulong Digong, maawa naman po kayo sa amin. Tulungan po ninyo kami. Sana nga po ay magbayad na itong Galeo Group of Companies kasi malaking kumpanya sila at bilyon yung kanilang assets. Pero 7 milyon lang pinatalbog pa nila yung cheque. Nakalulungkot kasi yung mga itong cooperative na to, Helping Hand Development Cooperative, hindi naman to ano eh pangmayaman na cooperative, pangmasa ito. Kaya sila ay tumutulong sa mga miyembro nila pero dahil sa pagtalbog ng cheque ng Galeo Group of Companies na nagkakahalaga ng halos 7 milyon eh hindi yata napapasweldo tong kanilang mga tao. Sana po iwag nang paabutin ito ng Galeo Group of Companies sa ano sa korte kasi matagal mapapahiya pa sila at talagang masisira yung kanilang image bilang isang presidential awardee na mining firm. At meron po tayong isang magandang balita. Yung doktor na naging abogado. Opo, hindi po ako nagkakamali. Yan, napakaganda po niya. Tingnan nyo yung larawan. Yan po si Jean Joan Pulido. Isa po siyang doctor of medicine na kamakailan ay isa sa mga 1,800 na pumasa sa 2018 bar examinations. Tingnan mo kanya, ang ganda niya, no? Pwede pang artista. Beauty and brains talaga. Ayon po rito sa balita, naging viral sa social media ang larawan ni Dr. Jean Joan Pulido matapos itong makakuha ng mahigit 50,000 likes at reaction sa kanyang Facebook page noong nakaraang linggo. At isa itong 33 taong gulang na si Dr. Pulido sa 1,800 law graduates na pumasa sa nakaraang bar examinations. Yung nga pong post ni Pulido ay, "To God be all the glory." Yon, from Attorney Jean Joan D. Pulido, MD. Nais ng tatay niya na maging doktor siya. Nagtapos siya ng medicine sa University of Santo Tomas noong 2010 at pumasa sa board examination para sa mga doktor. Habang nagtatrabaho bilang doktors at medicine, nag-aral si Pulido ng law sa Arellano University School of Law. At 7 buwan siyang buntis nang kumuha ng bar exams. Isipin nyo, partida pa. 7 buwan siyang buntis. Sa ngayon, kakaunti lamang ang lawyer-doctor sa bansa na pwedeng humawak ng medical legal cases sa korte. Ayon pa po kay Dr. Attorney Pulido, tripleng pagpupunyagi yung kanyang ginawa. Sabi rito, hindi naging madali para sa doctor lawyer ang mag-aral ng law sapagkat nakaranas siya ng pagpupunyagi o struggle halos araw-araw. Para sa kanya, halos triple ang hirap nito. Dahil yun daw mga terms sa law, syempre hindi naman pareho sa medicine. Marami mga Latin terms dyan, ano? At pero ang sipag at tiyaga at inspirasyon ng dalawa niyang baby o mga baby na yung pangalawa ay pinagbubuntis pa niya noon ang nakatulong sa kanya para daigin ang mahihirap na hamon sa pag-aral at makapasa sa bar exams. Ang payo niya sa mga gustong maging lawyer, no best method. Work harder on areas or topics that you are having difficulty with and perfect the subjects that you believe you are good at. Yan po ay ayon kay Dr. Attorney Pulido, isa sa mga nakapasa sa nakaraang bar examinations na ginanap noong Nobyembre 2018. Congratulations, Dr. Attorney Pulido. Believe kami sa iyong galing, sa iyong talino at sa iyong kasipagang mag-aral. At meron pa po tayong isang malungkot na balita dito sa Russia, sa Moscow. 41 ang namatay sa nagliliyab na eroplano sa Moscow Airport. Umabot sa 41 sa 78 na pasahero ng Russian
SSJ-100. Passenger plane ang namatay matapos na masunog ang eroplano habang gumagawa ito ng emergency landing sa Sheremetyevo International Airport sa Moscow, Russia. Ang eroplano ay patungo sana sa Murmansk, isang lungsod sa hilagang kanluran ng Russia. Kinumpirma ni Elena Markovskaya, kinatawa ng Moscow Interregional Investigation Department for Transport, na umabot sa 41 ang namatay at 38 ang nakaligtas sa nasusunog na eroplano habang lumalanding ito. Sa initial na report, maaari din mo na ang pagkasunog ng eroplano ay sanhi ng isang kidlat na tumama rito. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng aksidente at walang naiulat na Pilipino na sa eroplano. Yun po, no? Nakakalungkot din, maski hindi natin kababayan yung mga namatay, dapat din tayo malungkot. At hindi tayo dapat magsaya porque walang Pilipino. Kasi kapwa-tao din po natin ang mga Russian. At yung mga mahihilig sa Facebook, sa mga internet, sa mga YouTube, may magandang balita po, lalo na kung kayo ay subscriber ng Globe Telecommunications. 5G technology ilulunsad ng Globe sa Hunyo. Kaya nga po, ito po ay sa susunod na buwan. Ha? Sabi po rito ng kanilang press release, ilulunsad ng Globe Telecom sa kolaborasyon ng Huawei Technologies ang 5th generation o 5G technology sa bansa sa darating na Hunyo. Ito ang napag-alaman mula kay Alberto de Larrazabal, Chief Commercial Officer ng Globe. Sa ngayon, nagsasagawa ang Giant Telecom Company ng trial run sa mga lugar sa labas ng Metro Manila at inaasang abot sa bilis na hanggang 1 gigabit per second. Wow! Ang bilis ang internet speed nila. Sabi pa nga dito ni Larrazabal, we should have the commercial launch starting June. The speed by which we are going to be expanding, that is something that we still need to confirm based on the results of trials as well as the use cases. Yun po ay ayon sa Globe. At ayon naman sa Smart Communications, yung karibal ng ng Globe. Activated na raw ang kanilang 5G cell sites sa Makati City at Clark, Pampanga noong Nobyembre pa. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Huawei at Ericsson. Samantala, ayon kay Engineer Mandy Diaz, Secretary General ng Marvelous Thai Party List, malaking tulong lalo na sa mga negosyo ang 5G internet technology sa bansa. Inaasahan niyang sa 2022 presidential elections, magagamit na ito sa pagta-transmit ng boto mula sa lahat ng polling places sa bansa. Yan po ay ayon kay Engineer Mandy Diaz, Secretary General ng Marvelous Tayo Party List. Mamaya po ay tatalakayin natin dito sa Talakayang Pinoy ang ilan sa mga advokasya ng Marvelous Tayo Party List number 110. Kasi nga po ito yung grupo ng hindi mga politiko, kundi mga technical people, mga engineer ang kumakatawan dito sa Marvelous Tayo Party List. At ito po, no, meron pa tayong isang maikling balita. No? Ito po yung BIR, hahabulin daw yung mga employer na hindi nakarehistro yung kanilang mga banyagang manggagawa. Ayon po rito, lumikha ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng isang task force para imbestigahan ang mga kumpanya na nag-i-employ ng mga banyaga para sa posibleng paglabag sa National Internal Revenue Code. Sabi pa rito, ang talaan ng foreign nationals na empleyado ng mga kumpanya sa bansa ay nakuha mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pinagtugma sa alphabetical list na sinubmit
na mga kumpanya kasama na ang kanilang withholding tax remittances. Kasi nga po, ang maraming banyaga rito, kapag hindi sila nakarehistro sa BIR, hindi po sila nagbabayad ng karampatang buwis. Yan po ang sayang, nasayang po, no? Kasi nga po, tayong mga Pilipino, kapag nagtrabaho tayo sa abroad, lalo sa Amerika, automatic yan, binabawasan tayo ng tax ng kanilang revenue, ano, hindi ko alam kung anong tawag doon, hindi BIR yun eh. Yung tax agency ng sa Amerika. At dito ay marami raw nakakalusot dahil hindi nakarehistro yung mga banyagang manggagawa. Sabi pa rito, initial discrepancies were noted and notices were issued by BIR Commissioner Cesar Dulay to the said companies. They were instructed to correct the discrepancies found and pay the amended tax due. Otherwise, they will immediately be investigated and audited by the BIR. At ayon nga po sa pagtaya ng BIR, aabot sa bilyon-bilyong piso bawat taon ang na mga hindi na kolektang buwis mula sa mga employer na ito at maging sa hindi nakarehistrong banyagang manggagawa. Yan nga po, sana po ay pag-ibayuhin ng BIR yung pangkolekta diyan sa mga foreign ano, foreign workers, kasi parami ng parami ang alam ko magmula nung nakaraang taon hanggang ngayon mahigit 1.2 million ang mga foreign workers, at mahigit kalahati raw dito ay sa ulat ay mga Chinese nationals. Kaya ibig sabihin mahigit 500,000 sa mga Pilipino ang nawala ng trabaho na dapat sana ay napunta sa kanila. Lalo na po yung sa mga construction company. Kasi po kung sa mga online gaming companies, hindi pwedeng Pinoy dyan dahil Chinese po yung ginagamit nilang, Chinese character ang ginagamit nilang computer. Hindi pwede sa atin yun. Unless yung isang Pilipino-Chinese talaga eksperto sa Chinese, pagbasa ng Chinese character, pwede siya. Pero ang ordinaryong manggagawa, hindi pwede. Ang sinisili po rito ng mga organization, mga NGO, yung mga construction company na patuloy na nag-hire ng mga Chinese nationals sa mga trabahong kaya namang gawin ng mga Pilipino. Yan po, nakalulungkot. At dahil po dyan, ay itong unang quarter ng taon ay tumaas ang unemployment rate, yan po ayon sa Philippine Statistics Authority, magmula 9% hanggang 9.2%. ang unemployment rate. At sabi po pa po ng Philippine Statistics Authority, sa kabuang porsyentong ito na 9.2%, 9% dito ay mga nag-resign sa trabaho, 7% ay tinanggal sa trabaho, at yung 2% ay hindi na na-renew yung kanilang kontrata. Nalulungkot pa, no? Tumaas yung unemployment rate, pero parami ng parami ang mga Chinese nationals na nagtatrabaho rito, particular na sa mga construction company. Sana po ay gawa ng paraan yan ng ating Department of Labor, pati na yung Bureau of Immigration, na gawin nilang tama sana at magkaroon ng control sa pagdagsa rito ng mga Chinese nationals para magtrabaho. At yung balita ko po, yung sa isang project dyan sa Pampanga, ewan ko kung totoo to, kasi sa Facebook lang naman. Kasi po yung lingkod, hindi po naniniwala basta-basta sa Facebook kapag hindi lumabas sa mainstream media ang balita. Pero sabi ng isang post sa Facebook, pag Chinese national daw, 3,000 per day ang sweldo. Pag Pilipino, 350. Kaya lang, baka naman yung 3,000 a day, baka engineer naman yun. O kaya consultant. Dapat po linawin nila yung kanilang reklamo. Kasi kung basta i-compare mo yung isang Chinese worker sa isang Pilipino, ang Chinese 3,000, ang Pilipino 350. Eh, anong trabaho ng Chinese? Anong trabaho ng Pilipino? Baka naman engineer yung Chinese, kaya mahal ang sweldo. Kaya sana po yan ay
yan ay maayos ng ating Department of Labor. Pang sa ganon, hindi ma-displace ang milyon-milyon sa ating mga manggagawa. Kawawa naman po sila. At kapag walang trabaho yan, yung mga manggagawa na yan, kahit na gusto nila, kapag sila ay nagugutom ang pamilya, baka mag-drugs yan. Yun po nakalulungkot. At mamaya po ay kukuha po tayo ng update kay sa isa, dalawang Pinoy, PILAM. Si Bruno, yung isa, actually hindi American yung isa, Spanish. Ano? PILAM na si Bruno Mars at ganon din si Spanish AM o Spanish Filipino na si Enrique Iglesias. Ano nga bang, bakit nga ba sila sikat? Bakit nga, gano'n ba sila pinapatronize ng kanilang fans? At yan po, malalaman natin mamaya, makalipas lamang ang ilang sandali. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 0254-5863. Boto sa Senado, number 62 sa balota. Serbisyo, serbisyo, serbisyo. Yan ang laging pinapayo sa akin ni Tatay Digo. Sabi niya, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Kasama sa serbisyo ko ang kampanya laban sa korupsyon, kriminalidad, at illegal na droga. Ito ang serbisyo ibibigay ko para sa inyo. Para kay Bongo, walang tulong ang serbisyo. Isa lang ang bisyo, serbisyo. Ng panahon ng kalamidad. Sino nandoon para tulungan tayong bumangon? At sino nandoon na gumabay upang may bangon ng ating kabuhayan? Sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi niya tayo iniwan. Ang gusto ni Francis Tolentino ay ang kaligtasan ng ating bayan. Sa lahat ng pinagdaanan nating paso, pangdol mo, lalo ng pagpumurang kaligtasan at magandang kinabukasan para sa mga bayan. Si Derek Hill Soriano, creator at director ng Analisa at iba pang top rated TV shows. Iboto po natin ang Marvelous Tayo Party List. Tandaan, Marvelous Tayo Party List 110. Po si Mawiyag M. Dimbona, isang registered electrical engineer at dating OFW sa mga kababayan kong Tagalanaw del Norte at sa Tagalanaw del Sur. Salamu alaikum warahmatullah. Tandaan, mabilos po tayo. Tandaan, sa darating eleksyon, mabilos tayo ang party list number 110 sa inyong balota. Iboto po natin. Maayong buntag, imunta na mga kamag-anak po namin dyan. Ako po, si Expert Tuba na sumusuporta sa number 110 Marvelous Tayo Party List. Pakisabi po sa mga iba po pong kamag-anak natin, iba po pong mga kababayan natin na ating pong suportahan ang Marvelous Tayo Party List number 110. Pakisabi po nanay, tatay natin, lolo, lola, mga kapatid, mga pamangkin po, pagkalat po ang Marvelous Tayo 110 Party List. Ako po si Expert Tuba, maraming salamat sa mga kababayan po namin. Ayaw kalite ang 110. Marvelous Tayo! Kapag
ako po si Christian Amin. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ko po sa Cavite, Parañaque, and sa kababayan po namin sa Lanao del Sur. Magmarvelous na po tayo. One time sa Balota. Marvelous tayo! Nagbabalik po tayo dito sa ating panghapong programang Talakayang Pinoy. At ito po yung lingkod, Lino C. Soriano, na kumakatawan sa ating katotong sina Pasky Natividad at ang classmate na si Mr. Marvelous, si Engineer Willie Juan. Siya nga pala, nagpapasalamat po kami kay Commodore Eduardo Gongona, Undersecretary for Fisheries, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture. Sir, mabuhay po kayo. At ito po yung, doon naman tayo sa medyos magandang balita kasi kanina puro politika. Ito po, sina Bruno Mars at Enrique Iglesias, may dugong Pinoy. Alam ng marami na si Bruno Mars, may dugong Pinoy, ang Grammy Award-winning singer na ito. Ang tunay niyang pangalan ay Peter Jean Bayot Hernandez. Isinilang siya noong Oktubre 1985 sa Waikiki, Hawaii. Ang kanyang ama ay isang musician, isang percussionist, at siya po ay isang Puerto Rican, at ang kanyang inang si Bernie ay na isang singer at hula dancer ay isang Pilipina. Ito ang dahilan kung bakit si Bruno ay marunong tumugtog ng drums, keyboard, bass, at guitar. Ang kanyang mga kapatid ay sina Eric, Jamie, Presley, Tahiti, at Tiara. Sila ay mahilig din sa musika. At alam ba ninyo mga katoto, paborito ni Bruno ang chicken adobo. Isa sa pambansang pagkain nating mga Pilipino. Alam ba ninyo na si Bruno sa edad na 4 ay kumakanta na sa kanilang family band. Ginagaya niya si Elvis Presley. Kaya nga siya tinatawag noon, pinapackage siya noon na Young Elvis Presley. At alam ba ninyo yung kanyang Twitter account na @BrunoMars ay mayroong mahigit na 29 million, opo, 29 million followers ang Twitter account ni Bruno Mars. At magmula noong 2000, nagsimula ng sumulat ng kanta si Bruno para sa mga sikat na artist kabilang ang Florida's Right Round, Travi McCoy's Billionaire, at Kanan's Wave and Plug na siyang ginamit na theme song para sa 2010 Vancouver Winter Olympics. At pinasikat ni Bruno ang mga kantang Locked Out of Heaven, That's What I Like, at 24K Magic. 10 sa kanyang hits ang nagland sa top 10 ng Billboard Magazine. Sana po ay mag-organize naman sila ng concert ni Bruno rito, Bruno Mars. Kapag nag-organize po sila, isa po ang inyong lingkod sa manunood nito. At sana nga po ay within this year or early next year ay may promoter na mag-organize ng kanyang concert dito sa ating bansa. At yung number 2 na sikat din, lalo na sa mga Latin American countries, si Enrique Iglesias. Pinoy po yan. Ang kanyang, siya ay kilala bilang King of Latin Pop. Isa siyang songwriter, actor, at record producer. Yan pong si Enrique Iglesias ay nakabenta ng mahigit 170 million na albums at singles sa buong mundo. Isipin nyo, 170 million albums. At isinilang siya noong Mayo 8, 1975. Si Enrique ay anak ng sikat na Spanish singer na si Julio Iglesias at ng Filipino socialite na si Isabel Preisler. At mahirap pantayan ang nagawa ni Enrique sa industriya ng musika. Naka-score siya ng mahigit 150 number one songs sa lahat ng Billboard charts. Isipin nyo 150. Nagtala siya ng 5 Billboard Hot 100 Top 5 Singles. Kasali rito ang 2 number 1. At siya rin ang may hawak ng record na nakapag-produce ng 27 number 1 Spanish language singles sa Hot Latin Tracks ng Billboard. At noong 2017, kinilala siya ng Billboard Magazine bilang 14 na pinaka-successful at pangunahing dance club artist sa lahat ng panahon.
Talagang ma'am, ang lupet nitong si ano, Enrique Iglesias. May dugong Pinoy kasi. At nagkaroon si Enrique ng Third World Tours at umawit sa New York, Mexico, Madrid, London, Sydney, maging sa mga lungsod ng Cairo, Latvia, Minsk, Morocco, Istanbul at Cape Town. Ang Cape Town po ay sa South Africa. At nakapag-perform din siya sa buong Latin America, India, Middle East, Europe at Uzbekistan. Sana nga po ay magkaroon ng concert dito si Enrique Iglesias upang sa ganon, yung kanyang mga fans dito ay magkaroon din ng pagkakataon na makita siya live, personal. At meron pong nababasahin kami balita rito tungkol sa transportasyon. Sabi po to, rito, beep jeep sagot sa kakulangan ng masasakyan. Talagang pag rush hours, talagang napakahirap sumakay po rito sa Metro Manila. Pag hindi kayo sasabit, hindi kayo makakasakay pag rush hours. Sabi rito sa balita, sa kabila ng mahigit 75,000 na pampasaherong jeep sa Metro Manila, marami pa rin mga pasahero ang sumasabit, lalo na kung rush hours. Karamihan sa mga nag-aabang ay napipilitang maglakad. O kaysa maghintay ng ilang oras para makasakay. Ito po ay totoong-totoo sa Marcos Highway sa parte ng Marikina at Pasig. Lalo na kapag oras ng uwian sa hapon, mahaba ang pila ng mga nag-aabang ng jeep na papuntang Antipolo, Angono, Binangonan at iba pang destinasyon. At ito rin ay totoo sa ibang panig ng Metro Manila, lalo na ang papuntang Laguna. At totoo rin po ito sa mga pupuntan o galing ng Cubao at pupunta sa Lagro. Talagang mahirap sumakay. Kahit na po napakarami diyang mga UB Express, talagang pipila kayo, talagang sobrang hirap sumakay. Kaya pinakikita lamang nito na kulang pa rin ang mga pampasaherong sasakyan para maservisyuhan ng napakaraming bilang ng mga mananakay, lalo ng tuwing sumasapit ang rush hours at pinalalala pa ito kapag mayroong malakas na ulan. Ayon po kay Carlo, isang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Santa Mesa, kung hindi ako sasabit, baka 3 oras na akong nakatayo dito sa kalsada sa paghihintay ng jeepney. Yung labas ko sa school na 6 p.m. malamang 10 p.m. ang uwi ko rito sa Piñahan, Quezon City. Ang tanong nga po, bakit may habal-habal? Bakit may motor na angkas? Bakit naglipa na ang Colorum na bus at UB Express? Ito po ay dahil talagang kulang ang mga pampasadang jeep para masakyan. At ayon po kay Attorney Bigor Mendoza ng isang utak party list operator ng beep jeep, na layunin nila na mabawasan ang hirap ng pagsakay lalo na kung rush hours. Kaya binabalak nilang magdagdag pa ng ruta para maserbisyuhan partikular ang mga estudyante at manggagawa sa iba't ibang panig ng Metro Manila maging sa iba pang urbanisadong lugar. Ito po yung mga kulay blue na jeep dyan sa Cubao at sa ibang parte ng Metro Manila. Ang beep jeep ay mas maliit kaysa bus, kaya bagay ito kahit na sa maliliit o makikitid na kalsada sa Metro Manila. Dahil maluwang ang loob nito at maaaring tumayo ng diretsyo ang mga pasahero, kaya maaari itong magsakay ng hanggang 28 pasahero, kasama na yung mga nakatayo. Kaya sabi pa rito, kung madaragdagan ang mga unit ng beep jeep sa lansangan, malaking ginhawa ito para sa mga mananakay. Yan po, at maya-maya ay mapapanood po natin yung video ni Christian Natividad, yung pong tumatakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Talagang ayon po sa survey, talagang lamang na lamang siya sa kanyang katunggali
at talagang mahal na mahal si Congressman Christian Natividad na tumatakbong pagka-gobernador ng Bulacan. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang mahirap pantayang track record. Mamaya-maya po yun, ano? Pag nag-break tayo, mapapanood po ninyo yun. Ito po, balitang Quezon City naman tayo. Walang 500% property tax increase sa Quezon City. Yun po ay ayon sa City Assessor. Nagbabala sa publiko ang Quezon City Assessor's Office na huwag maniwala sa fake news na magkakaroon ng 500% increase sa real property tax sa lungsod. Definitely there will not be ano ba namang English ito? Binabasa ko lang po yung quotation, ano po. Definitely there will not be an increase, mali po yung grammar, ano po, of 500% in the real property taxes. Ayon kay Quezon City Acting City Assessor Sherry Gonsalvo. Nagbabala si Gonsalvo kasunod ng maling ulat na tataas ng malaki ang real property tax sa lungsod kasali na ang simbahan at informal settlers. Baka naman kaya matapos ang eleksyon, tataas yun. Kasi kaya lang hindi tinaas dahil mag-eleksyon. Ewan po natin, yan po yung mga opinion ng ilang mga netizen. Sa ngayon, kasalukuyan nakasuspindi ang implementasyon ng ordinansa na magtataas ng fair market value o ang ordinance number 2556 ng Quezon City Government. Dagdag pa ni Gonsalvo, sa kabila ng pangangailangang itaas ang fair market value sa lungsod, sangayon siya sa hakbang ng sanggunian na huwag muna ipatutupad ang nasabing batas dahil na rin sa pagsipa ng presyo ng ilang bilihin. Hindi kaya dahil mag-eleksyon, kaya hindi muna patutupad? Yan po ang tanong ng ilang mga netizens. Sabi pa nga po rito ni Gonsalvo, we are mandated every 3 years to revise our values under the local government code. We received a memorandum from the Commission on Audit telling us that we have to revise our fair market values since they have not been updated in the last 21 years, paliwanag pa niya. Pinabulaanan din ng opisyal ang mga balitang ipatutupad din ang nasabing batas para masakop ang mga simbahan at informal settlers. Eh, mga simbahan naman po talaga ay exempted sa taxes dito sa ating bansa. At yung informal settlers, dapat po, kung may trabaho yung informal settler, dapat hindi siya exempted. Kaya parang hindi yata tama ito na pati informal settlers, hindi mo bibigyan ng ano. Kasi kung yung informal settlers na bigyan ng property, at siya ay nakatira doon, eh siyempre, dapat siya mag-tax din. Pero habang wala pa siyang property na binibigay ng lungsod, hindi muna siya magta-tax. Yun po. At ngayon po ay mapapanood natin yung isang very interesting po na video. Ito ay mula, padala po ito ng kampo ni Congressman Christian Natividad na kumakandidato bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Panoorin po natin. Sa pamumuno po ni Vice Governor
Daniel Fernando, palakpakan po natin. Vice Governor, Governor Vicky Alvarado. At siyempre po sa aking Vice Governor, Anjo Mendoza. Mayor Bidis, Mayor Bebo, may the best man win po sa inyong dalawa. Ako po si Christian Janicio Natividad. Ako po ang kasalukuyang mayor ngayon ng City of Malolos. At mas kilala po nila ako sa tawag na Avila. Kaya po nila ako tinawag na Avila kasi po namana ko lang yung bansa ngayon sa aking ama. Ang aking pong ina ay isang guro sa mababaparang namin sa bungahan. Sa aking pong paglaki, doon ko po naranasan ang sunod-sunod na dagong sa buhay sa aking murang edad. Sa kabataan po ng aking edad na yan, maaga ako nawala ng ama, maaga po akong hindi ko nakita ng aking ama, at mag-isa po ako ng trabaho, katuwa ng aking ina para sa aking pamilya. Ibig sabihin po, I'm a born survivor. Nung dumating ang panahon na yun, nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagdire-diretso, naging SK ako, naging two-time city councilor, number one sa Malolos, naging number one board member sa province ng Bulacan at ngayon po, graduating na city mayor of Malolos. So sa mga panahon po na yan, ang nakikita natin sa all the disadvantages ng governance, sirahan dito, tirahan dyan, sirahan dito. Pero ang tatakbo ni Aguila, ang trabaho ng isang leader ay kumamot ng mga sugat, ayusin ang mga dapat ayusin. Huwag palawigin ang mga sakit na nararamdaman sa pagitan ng iba't-ibang paniniwala sa reliyon man o sa politika. Kung ako po ay mapunta rito sa ating dalawigan ng Bulacan, una po natin mapapakita ay yung pagkaroon ng totoong malasakit sa ating mga mamamayan. Ibukas ang tahanan ng namumuno sa ating lalawigan. Ibukas natin ito, pati ang ating gobyerno. Abutin natin yung mga pinakamamaliit na dapat abutin. Wala po dapat naiiwan. Tumatakbo po si Aguila para sa mga may sakit na nakikita kong nakapila. Mga may sakit na halos kaawaan natin na wala pa buhang mga gamot. Binabayaran lahat. Tumatakbo si Aguila para magkaroon ng isang comprehensive provincial strategy kung saan po maiayos natin ang kapupuntahan ng ating probinsya. Isang classic example, parating ang airport ng San Miguel, parating ang mga megacities dito sa atin, ang mawawa ang ating mga kabutiran. Tingnan nyo nangyari sa bypass. Binagusan yung bypass, ang ganda ng motibo. Nawasa ang buong kabutiran ng bypass. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Ito po si Aguila para sa nilalawigan ng Bulacan. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa pag-alam nyo ng pag-alam ng iyong posisyon ng ating mga kandidato sa issue ng bayan at mga kasagutan sa katanungan ng kanila. Nais po namin ipaliwanag na ang ating mga katanungan ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang una po mga katanungan ay nagmumula sa mga issue-based question o ito po ang mga tanong na nagmumula po sa issue ng ating bayan. Ang ikalawang tanong naman po ay ang nagmula sa tinatawag na principle-based questions o yung mas tinatawag na mas personal. Saan po nang galing ang ating mga katanungan? Ang ating mga katanungan ay nagmula po sa mga mas masusing pagsasalisik at ang pangalawang katanungan naman po ay nagmula sa ating mga respondents. Nagbasa po tayo ng mga comments, nagbasa po tayo ng mga katanungan ng ating mga mamamayang Bulakenyo at iyon po ang ating itinatanong ngayong ating forum. Sa oras pong ito, tinatawagan po namin si Pastor Sunny Carlos, Chairman ng Pastor Council of Bulacan, Bulacan, para ibigay ang unang katanungan. Ang tanong po ay patungkol sa infrastructure. Mayroon na po bang master plan ang probinsya para sa pag-unlad ng Bulacan na sasagot sa pagdami ng tao, sasakyan, laki ng kanil at tamang zoning sa pabahay at industriya? Inulit ko po, narito po ang tanong, mayroon na po bang master plan ang probinsya para sa pag-unlad ng Bulacan na sasagot sa pagdami ng tao, sasakyan, laki ng kanil at tamang zoning sa pabahay at industriya? Mayor Crislan, ang inyo po
Dalawang minuto upang sumagot ay magsisimula na ngayon. Hindi ko po kaya sagutin ko meron na probinsya. Wala po po kasema sa probinsya eh. Pero katahanan mo nito, dapat magkaroon ng probinsya na comprehensive plan para sa Bulacan. Hindi po tayo maging biktima ng urban decay. Kung makita nyo po, ano nangyari sa ating mga kalsada? Dapat the provincial government should be on the top of the situation. He should see to it. Ang meta natin ito, ang DPWH kausap, ang congressman kausap, ang mga mayors kausap dito. Alamin natin, bakit ang mga buong kalsada ang sinisira? Bakit yung mga sira hindi binubuo? Gagawa dito. Traffic lang. That's the problem of the public transportation system. Ang mostly, ang Bulacan po is one of the fastest becoming populated provinces in the Philippines. Third, this behind Cebu and Cavite. Ang problema po natin dito, most of the cars dito po sa Bulacan ay privately used o ginagamit ng mga private vehicles po natin. Ang kailangan po, we should take the initiative na dito sa Bulacan magkaroon na ng sarili nating public transportation system katulad ng inilalatag namin sa City of Palolos na sariling subway na mayroong PPP component. Hindi gagastos ang probinsya, hindi gagastos ang gobyerno, kailangan na gumastos dito private component. Katulad ng tinayo namin sa Central Terminal, ang puhunan ng City of Palolos, lupa. Ngayon, nakatayo 500 million worth of project, pati po ang consular office ng ating DFA nandiyan. So, makita po natin, we can do it by PPP and we can do it also in the province of Bulacan. At pagdami po ng mga kabayan natin dito, there is, sabihin natin, provision under Public Act 7279, if I'm not mistaken, that in urban utha, na po pwedeng 10% ng area should be allocated for socialized housing. At dapat, ang mamuno dyan, ang province of Bulacan. Maraming salamat po. Natawagan po natin ang susunod na pagtatanong, si Sir Nicolo Velasco, President ng Barasol Inhouse Lions Club. Lagi ako! Ano po ang ating ipaalala sa inyo? Magandang gabi, Mayor. Ito po yung personal based question for the gubernatorial candidate. Naniniwala ka ba na ang maayos ng pamilya ang salamin ng pagiging isang mahusay na leader o pamumuno? Mula 1 hanggang 10, anong antas ang ibibigay mo para sa estado ng pamumuno mo sa iyong pamilya? At maaari pong ipaliwanag ng ganito. Maraming salamat po. Ako po ay bunga ng isang pamilya na paghati-hati. Marami po sa atin dito ang nakaranas doon. Yung iba nakatago, yung iba nakalantan, yung iba hindi umaamin. Ako po, pero madalas hindi umaamin, bakit hindi lang, di ba, si Satabe? Pero ako po, mula paglaki ko, naranasan ko po yan. Nakita ko yung hirap ng dinanas na isang tiyak ang pamilya. Mag-isa po ako ang katulad yung nabanggit ko kanina. Kaya po, sa aking pagsusumikap, natanood ko po ito sa kabila na ang aking ama po ay nasa malayo. Ang tatay ko, kumakita ko parang apel. 3-in-1, isang beses po sa 1 taon. Bakit ako po yun? Birthday ko, December 24. Yung birthday ko na. Kinabukasan po, Pasko. Yung tangay na, pati Pasko. Isang linggo lang po, bagong taon na. Hindi pa rin bagong taon, tangay na. Eh parang kape 3-in-1, di ba? Pero sa kabila po na lang na ngayon, hindi kami naiwanan ng pagmamahal ng aking ama. Ipinakita po niya sa amin ang pagmamahal. Pinag-aaral kami na maayos, nabitin lang kasi maalas siya nakamatay. Pero tingnan mo po ang nangyari sa aming dalawa. Sa ilalim ng pagmamahal ng aking pinakamamahal na ina, mula noon hanggang ngayon hindi kami binatawan ng aking pinakamamahal na ina. Dalawang abogado ang anak ni Baby Junicio. Kaya kung bakit ako po, sa akin naman po bilang pagiging ama, there is no father who would settle down for anything less. Ako po bilang ama, sasabihin ko po sa inyo, 1 is to 10, pwede ba 20? Para marami-rami, di ba?
lahat pwede natin ibigay para sa ating mga anak, para sa ating pamilya. But in no way should hinder us being a very good father para po sa ating pamilya. Hindi dapat ito nahahaluan ng problema sa labas, problema sa trabaho, o kahit ano. Being a father man is a very personal matter. Dapat on top of the situation tayo lagi po dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po! Closing statement. Ang inyong pong 2 minuto para magsalita ay magsisimula na ngayon. Salamat po. Si Aguila, si Anjo, narito. Ang plano natin sa lalawigan ng Bulacan, makita po natin ang ating lalawigan ay isang lalawigan na may maayos na mga ospital sa ating pinaglilingkuran. Isang ospital na malapit sa ating pamayanan. Hindi naapila, hindi nagmumakawa-awa, hindi magpunta buhay, pag-uwi, patay. Ilang taon pa ba ang kailangan natin gawain para maayos ito? Ang pangarap natin sa lalawigan, isaayos ang mga pagawaing bayan dito sa atin. Parating ang airport, parating ang PNR. Ang PNR, isa sa kinukwestiyon natin. Bakit? Baka magdaya tayo sa EDSA. Hindi dapat lahat ng magandang bagay tinatanguan natin. Ang sabi nila sa MRT, pag nalagay ang MRT sa EDSA, mawawala traffic. Mula nung malagay ang MRT sa EDSA, naglimang beses ang traffic sa atin. Hindi naglagay ng loading and unloading zones. Ganyan ang mangyayari sa MacArthur Highway pag hindi natin babantayan. Dahil si Aguila ang magiging bantay sa pagitan ng malalaking kumpanya at pangkarniwang tao o mamamayan sa lalawigan ng Bulacan. Titindin po tayo para sa maliliit ang ating kabukiran. Unti-unti na nalulusaw. Ang ating kabukiran, unti-unti na nawawala. Ang ating mga kailugan, unti-unti na bumababaw. Kailangan po nito bantayan ang pagbaha, lalo lumalala. Mula doon sa Sierra Madre, papunta dito, 2 uri ng pagbaha. Rain flooding and tidal flooding. Would you believe, based study in the University of Delft sa Netherlands, 30 years from now, ang tubig sa Latian aabot hanggang sa Rafael kung hindi pa tayo gagawa ng paraan. Mayang-maya, ang panginay, balagtas, 3 kilometers away sa tubig sa Latian. Ngayon, kinaabot ng tidal flooding. Anong intervention ginawa natin dito? Wala. May kakayahan ba ang mga Muslimo dito? Wala. Ang may kakayahan dito, national government, congressman, governor, ang mga tao sa lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hoy, hoy, hoy! Nagbabalik po ang ating programang Talakayang Pinoy. At balitang Quezon City po ulit tayo. Si Chief Justice Bersamin pinasalamatan ang lungsod Quezon para sa kanilang bagong Justice Hall. Ayon po rito sa balita, itong si Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin ay lubos na nagpasalamat sa lungsod Quezon dahil sa suporta nito sa Hudikatura. Dahil nga po sa suporta nila sa Hudikatura during the inauguration of the new Justice Hall in Quezon City noong nakaraang Huwebes. Ayon nga po ng punong maestrado, talagang nagpapasalamat siya sa ginawa ni Mayor Herbert Bautista nagkaroon ng inaugurasyon yung bagong Justice Hall noong nakaraang linggo, na ito ay nandyan sa compound ng Quezon City Hall. At ayon pa po sa balita, ang bagong Justice Hall ay paglalagyan ng mas maraming korte at mga opisina ng Quezon City Regional Trial Court. Ayon pa po kay Bersamin na isang dating judge ng Quezon City RTC, alubo siya nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan para sa kanilang patuloy na suporta sa Hudikatura. Dahil sa pag-administration ito ng hustisya. Sabi pa nga po ni Bersamin, sa tagal ko rito sa Quezon City, lahat naman ang namumuno ay supportive sa mga judge. Hindi ako naka-experience ng may kumontra sa amin. Ang administrasyon ni Herbert Bistek Bautista ay tumulong na pondohan ang konstruksyon ng bagong Justice Hall. At nag-donate pa sila ng brand new na bus
na tinatawag na Justice on Wheels na magiging isang traveling courthouse. O ibig sabihin, ito yung pupunta sa mga bayan-bayan, magkakaroon doon ng mga hearing. At bukod pa dyan, tumulong din ang pamahalang lungsod ng Quezon City para mabigyan o madaragdagan ang mga kawani ng local courts. Kasi po, napakahirap ng trabaho dyan. Lalo na yung mga stenographer, talagang maiyak ka sa hirap ng trabaho. Alam ko po yan kasi po yung aking kapatid dati ay nagtatrabaho dyan sa isang korte dyan sa ilalim ni Judge Bello Silio. Diyan po. Sabi pa nga po rito, kami lubos na nagpapasalamat na meron kaming bagong gusali para ma-accommodate ang lahat ng RTC courts na may bilang na 49. Ito po ay ayon kay Quezon City Executive Judge Ceciline Burgos Villabert. At yan po, no? Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang sandali. Hi, ako po si Derek Hill Soriano, creator at director ng Analisa at iba pang top-rated TV shows. Iboto po natin ang Marvelous Tayo Party List. Tandaan, Marvelous Tayo Party List 110. Marvelous Tayo! Hi, ako po si Mawiyag Indimbona, isang registered electrical engineer at dating OFW. Sa mga kababayan kong Tagalanog del Norte at sa Tagalanog Bulso, salamu alaikum warahmatullah. Tandaan, Marvelous po tayo. Tandaan, sa darating eleksyon, Marvelous tayo party list number 110 sa inyong balota. Iboto po natin. Marvelous tayo! Maraming buntag, imunta na mga kamag-anak po namin dyan. Ako po, si expert ko ba na sumusuporta sa number 110 Marvelous tayo party list. Pakisabi po sa mga iba po pong kamag-anak natin, iba po pong mga kababayan natin na ating pong supportahan ang Marvelous tayo party list number 110. Pakisabi po nanay, tatay natin, lolo, lola, mga kapatid, mga pamangkin po, pagkalat po ang Marvelous tayo 110 party list. Ako po si Expert Tuba, maraming salamat sa mga kababayan po namin. Ayaw kalite ang 110. Ako po si Christian Amin. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ko po sa Cavite, Parañaque, and sa kababayan po namin sa Lanao del Sur. Mag-marvelous na po tayo. 110 sa balota. Marvelous tayo! Boto sa Senado, number 62 sa balota. Serbisyo, serbisyo, serbisyo. Yan ang laging pinapayo sa akin ni Tatay Digo. Sabi niya, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Kasama sa serbisyo ko ang kampanya laban sa korupsyon, kriminalidad, at illegal na droga. Ito ang serbisyo ibibigay ko para sa inyo. Para kay Bongo, walang tulong ang serbisyo. Isa lang ang bisyo, serbisyo. Sino ang nandoon na dumamay sa atin ng panahon ng kalamidad? Sino ang nandoon para tulungan tayong bumangon? At sino nandoon na gumabay upang maibangon ang ating kabuhayan? Sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi niya tayo iniwan. Ang gusto ni Francis Tolentino ay ang kaligtasan ng ating bayan. Sa lahat ng pinagdaanan nating pagsuko, pangdol mo, lalo mo ang kaligtasan at magandang kinabukasan para sa bawat.
Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 02-454-5863. Nagbabalik po tayo sa ating programang Talakayang Pinoy. At maraming salamat po kay Commodore Eduardo Gongona, Undersecretary for Fisheries, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture. At bago po tayo magpatuloy, ay batiin po muna natin yung ating mga suki. At baka magtampo to mga to, no? Sila po yung mga taga-suki natin sa Antipolo, Angono, Rizal, at dyan, maging dyan sa Taytay. Sa pangunguna ni Marisol Militar, happy watching. Judith Baliling, Charmaine Gay Nabablit, Geneva Barrientos. At happy viewing din kay Lauren na pilot, Jenny Busiguen, Jessica Peleño, Adrian Paul Canaria. Ganun din kay Gabriel Rabusa. At sana mag-enjoy ka sa iyong pagsubaybay, Carmela Costillo, Regina Reyes, Hilda Daguatan, Raymond Santiago, Michelle Dig, Edward Suarez, Jill Galupo, Mylene Tagle, Renalyn Garcia, Joanne Bedalio, Rose Mispa, Gaston, at syempre, kay si Mark Kenneth Yambao. Happy watching sa inyo, mga suki. At meron po tayong maganda at hindi magandang balita. Kasi po sabi rito, no, yung lalawigan daw ng Cagayan ay nakaengganyo ng $3.9 billion na pondo, no, na investment. Sabi po rito, ang Xiamen based firm plans a 2 billion smart city on Puga Island. So ito pong Puga Island, ito po ay isa sa mga munisipalidad o isa sa mga isla diyan ng Aparik, Cagayan. At ito po ay nasa pangangalaga ng Cagayan Economic Zone Authority. Sabi pa nga rito ng na meron daw 3.9 billion na halaga ng Chinese investment sa nakaraang Belt and Road Initiative Forum sa Beijing. Sabi po ng state-owned firm na inilabas nung nakaraang linggo na si CESA CEO and Administrator Raul Lambino ay lumagda ng 7 Memorandum of Understanding MOU at 2 Letters of Intent kasama yung mga kumpanyang Chino. At nung nakaraang buwan, nung Abril, ay ito nga po ay ikalawang taon ng BRI Forum o Belt and Road Initiative Forum. At ito rin ang pangalawang ulit ng Pangulong Rodrigo Duterte ay dumalo sa pagtitipon na yon. At hinimok niya ang mas malapit na ugnayan sa China at kahit ang mga anibang ating claim sa West Philippine Sea. Ang pinakamalaking deal na pinirmahan ni Lambino ay ang pinapanukalang 2 bilyon na smart city sa Puga Island, Apari. At ito ay tatayo ng Xiamen-based Pung Shi Enterprise Corporation. At ang halagang $2 billion ay mas malaki kaysa 500 milyong smart city na pinopose kamakailan doon sa forum na yon. Sabi pa nga po rito ng CESA, the company will also set up an agricultural breeding center and soil improvement project, build medical schools, promote culture,
and Tourism and establish a high-tech industrial park. Ayon po kay Lambino. Sabi pa rito, a separate strategic cooperation agreement was signed between Fongji Enterprise Corporation with Isla Puga Resort Incorporated, owner of Puga Island in Luzon. At ayon pa po rito sa balita, pumirma si Lambino ng LOI sa kumpanyang Bao Baoye Construction Group at Tiangong Construction Group na nakabase sa Shaoxing City sa China. Ito ay para sa pag-develop ng isang integrated resort at global entertainment project, world-class golf course at iba pang leisure at shopping facilities. Samantala, ang Shanghai Jiucheng ay nagbabalak na magtayo ng 150 million township and manufacturing plant para sa lithium batteries, yung ginagamit po sa mga camera at sa mga cellphone, for sustainable energy production. Samantalang ang Paihao ay mag-invest ng 500 million para sa pag-upgrade at expansion ng Lalo International Airport para ma-accommodate daw nito yung mga malalaking eroplano gaya ng Airbus at Boeing jets. Samantala, ang Shenzhen Dawa ay makikipag-partner sa Apsaras Group Limited sa pagtatayo ng 100 million marina water sports training center and private villas. Ang China Shijing Guanan Group ay nagpaplanong magtayo ng 500 million green textile production hub para sa global market. Ganon din ang Golden Millennial Quick Pay Incorporated ay nagbabalak na magtayo ng $100 million PhilTech Hub sa 10 hektaryang lupain ito malapit sa proposed CESA Global City sa Barangay Rapuli. Samantala, Yata International ay kukuha ng property na nagkakahalaga ng 500 million dyan sa Satellite City. May issue po rito kasi po ang Puga Island ay isang maliit na island lamang, more or less 100 hectares, at meron lamang po itong mahigit 2,000 na populasyon. At parang sobrang laki ng $2 billion, billion po ang hindi million, na investment dito ng China. Kasi nga po, nung nakaraan, may nabasa po kaming isang report na isang Taiwanese businessman na nasa Makati, taga Makati, ang nababahala sa $2 billion investment ng China dyan sa Puga Island kasi para daw masyadong sobrang abnormal daw sa laki ang investment. May hinala itong Taiwanese na to na baka lagyan ng isang secret underground military base ang lugar na pwede rin lagyan ng tunnel mula sa ilalim ng dagat. At ito ay magiging staging area para lusubin ang Taiwan at sakupin ito. Kasi nga po, sa mga official statement ng China, hindi nila tinuturing na isang bansa ang Taiwan o ang Formosa. Itinuturing nila ito bilang lalawigan ng China. Kasi nga po, kung titingnan natin ang kasaysayan, yung mga leader dyan dati ay galing sa mainland China at tumakas lang papuntang Taiwan. Kaya na, at dahil kinilala naman ang international community ng maraming mga bansa ang Taiwan bilang isang independent country, kaya ito ay hiwalay sa China. Pero ang Pilipinas, kinikilala lamang ang Taiwan sa isang One China Policy. Kinikilala lamang ang China bilang One China Policy nito. Hindi nito kinikilala ang Taiwan bilang isang independenteng bansa. Ganon din ang Amerika, alam ko. Hindi nila kinikilala ang Taiwan bilang isang independent country. Kakaunting bansa lamang ang
kumilala rito. At sana nga po ay mapag-aralang mabuti ng ating National Security Advisor kung talagang balak magtayo ng isang sekretong military installation dyan sa Puga Island para gamitin sa paglusob sa Taiwan. Kasi nga po, kapag sinara yan at ang mga manggagawa dyan, mga Chino, hindi ma-inspeksyon dyan kung ano yung ginagagawin nilang construction dyan. O, meron tayong karapatan na mag-inspeksyon, pero alam nyo naman ang pera ng China. Nagsasalita yan. Pag sinabing hindi pwede, hindi mag-inspeksyon. Sana nga po ay, kasi mariring manganib ang ating sariling security kapag maglagay dyan ang secret military installation dyan sa Puga Island ng China. Bagaman ito po isa lamang spekulasyon, hindi po ito isang pag-aaral, hindi po isang research. Ito ay isa lamang scenario na nilikha nitong isang Taiwanese na negosyante. At sana nga po ay may punto siya at mapag-aralan ng ating National Security Advisor kung talagang yung 2 billion ay sobra-sobra sa pagtatayo ng development dyan sa isla ng Puga. Dyan. At ang Puga Island ay 64 kilometers mula sa Apari at ito ay mas malapit sa Taiwan. 438 kilometers lamang sa Taiwan, samantalang 478 kilometers mula sa Maynila. Kaya lapit po ng ng 478 kilometers at pwedeng-pwede nilang sakupin gamit ang clandestine operation. Kasi nga po, kung magpapadala sila ng aeroplano ng barko para lusubin, eh nandyan naman ang Amerika na handang tumulong. Pero kapag ang gagamitin nila ay mga clandestine operation, kunyari mga turista, tapos manggagaling dyan sa Puga Island, may paglalagyan itong Taiwan. Sana nga po ay maayos yan para hindi magkaroon ng anumang sigalot at anumang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China. Kasi pag nangyari yan, makakaladkad tayo kasi kung dito manggagaling yung ibang mga puwersa ng China sa sekretong base dyan sa Puga Island na balak di umano na itayo, bagaman ito'y senaryo lamang, pwede po ito magkatotoo . Kaya sana pag-aralan mabuti ng gobyerno kung bakit 2 bilyong investment ang balak ilagak ng China dyan sa Puga Island. At dito naman po tayo sa balitang marvelous po. Ayon po rito yung sa advokasya ng Marvelous Thai Party List, ito po ay pinadala ni Engineer Willie Juan. Sabi niya, proposed program of government of Marvelous Thai Party List. Ang una, expand or fund solar rooftops. Sabi niya, bawat bahay ay isang potensyal na lugar para maglagay ng solar panel. At sa ating mahigit 100 milyong populasyon, meron daw tayong mahigit 21 milyon na tahanan. At kapag sa makalipas ang ilang taon, 10 milyong mga bahay ay magkakaroon ng minimum na 500 watts na solar capacity, ito ay may kabuuang 5,000 megawatts capacity. At ito ay equivalent sa 40 to 45% ng pangangailangan ng Pilipinas sa enerhiya. At kapag nangyari ito, magmumura yung kuryente, mas maraming investor ang pupunta sa bansa para magtayo ng kani-kanilang factory dahil magmumura na po yung halaga ng kuryente. Kasi nga po, isa pong nakaka-offense sa mga investor sa Pilipinas, mga foreign company, ay yung sobrang mahal ng kuryente. Sa China, more or less 550 lang per kilowatt hour. Sa Pilipinas, sa industrial, mahigit 10 piso, doble. Kaya kung ikaw, negosyante, kailangan mong maraming kuryente araw-araw sa operasyon mo, doon ka na sa China maglalagay ng pabrika. Kasi mura ang kuryente ron. Wala pang strike. Kasi bansa ang komunista sila, bawal ang strike. Yan po, no? At meron pa pong mga maganda tong advokasya ng Marvelous Thai Party List. Ito pa po, no? Sabi ni Engineer Willie Juan, Mr. Marvelous, ay popondohan ang rooftops
para ma-modify ang metro sa kuryente. At dapat daw pong i-negotiate ang higher rate para sa paid exports na dapat daw magiging 550 per kilowatt hour. Ibig sabihin, kapag ang iyong negosyo, isa kang foreign company, maglalagay ka ng pabrika rito, dapat daw maging 550 per kilowatt hour lamang. Kapag nakapagtayo na ng maraming solar power source sa mga bubong ng mga bahay at mga gusali. Sabi pa po ni Engineer Juan, revised PESA law to allow sales of locally manufactured PV panels. Kasi po, yung mga lahat ng produkto sa export processing zone ay hindi pwedeng ibenta rito. Kailangan ibenta lamang sa ibang bansa. Pero kung mamodify ang PESA law at payagan, yun lang isang item lang. Yung PESA, yung PV panel ay pwedeng ibenta rito locally. Malaking tulong po yan. Lalong bababa ang halaga ng solar panel. Dati kasi, isang solar panel, napakamahal eh. Yung 900 watts, mahigit 20,000 yung buong sistema. Pero ngayon, ito ay mahigit kung di ako nagkakamali, 9,000 na lang. Mahigit 9,000. Kaya malaki pong binaba. Kaya posible po yung plano ng Marvelous Type Party List number 110 na maglagay ng solar panel sa bawat bubong ng mga bahay ng ating mga kababayan. Kasi nga po, yung pondo manggagaling sa Malampaya Gas Field. Gagawa po sila ng isang batas para utusan ng Malampaya, ang administrator ng Malampaya na certain percentage dito ay gamitin para sa pagtatayo ng solar panel sa mga tahanan ng ating Pilipino. At alam po na yung solar power, yan po, yan, mura na. Hindi gagamit ng fossil fuel, ng gasolina, ng krudo, ng coal. Hindi po gagamit niyan. Ang power lamang ng araw ang gagamitin. At maparad nga po tayo sapagkat sa buong taon, maliban na lamang kung may bagyo, talagang napakalakas po ng sikat ng araw at yan po ang nagagamit para maging kinukumberte sa electrical power. Magiging magagamit po sa tahanan natin. At yan po ay bukod po dyan sa kanilang plano na maglalagay ng solar panel sa bawat bubong ng tahanan, ay balak pa rin po nilang nahikayatin ang publiko na i-maximize yung paggamit ng solar energy. At hindi, dahil tayo po isang archipelago ng 7,107 islands, hindi na po kailangan ng submarine cable para makuha ng kuryente sa ibang lugar. At pag mangyari po yan, mababawasan po ng gusto ang ating pagiging dependent sa mga foreign fuel, yung mahal na gasolina, mahal na krudo, at mababawasan pa po ang greenhouse gases at carbon dioxide o carbon monoxide emission, at makatutulong pa para ma-reverse ang climate change. Kaya nga po napakainit ngayon dahil sa climate change. At ayon pa po kay Engineer Willie Juan, ang Marvelous Tayo, dapat daw pong palawakin ang paggamit ng mga electric cars, electric motorbikes, upang sa ganon mabawasan yung dependence sa mahal na gasolina at krudo. At dapat din pong magkaroon ng negosasyon para maglagay ng solar panel para gamitin sa mass transit system gaya ng LRT, MRT, PNR at marami pang iba. Kasi nga po sa China, kaya mura po ang kuryente dyan kasi po dyan matatagpuan ang pinakamalaking solar farm sa buong mundo. Hindi ko lang po maalala yung pangalan kasi yung chiki. Ang hirap i-memorize. Pero ang alam ko po, 6 gigawatts yung pinakamalaking solar farm. Natalo po yung nasa Amerika na 350 watts lamang. Ito, 6 gigawatts
na solar power plant, kaya pumura ang kuryente sa kanila. Hindi po sila gumagamit ng panggatong dito sa solar power plant na to. Kaya nga po, ayon kay Engineer Juan, kung maluluklok daw po sila sa Kongreso, yung party list na Marvelous Tayo, number 110, ay makatitiyak daw po yung ating mga kababayan na matutupad po ito. Hindi po ito basta lang pangako, kundi ito po ay kanilang advokasya para makatulong sa ating bansa. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang sandali. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 02-454-5863. Boto sa Senado, number 62 sa balota. Serbisyo, serbisyo, serbisyo. Yan ang laging pinapayo sa akin ni Tatay Digo. Sabi niya, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Kasama sa serbisyo ko ang kampanya laban sa korupsyon, kriminalidad, at illegal na droga. Ito ang serbisyo ibibigay ko para sa inyo. Para kay Bongo, walang tulong ang serbisyo. Isa lang ang bisyo, serbisyo. Sa atin ng panahon ng kalamidad. Sino nandoon para tulungan tayong bumangon? At sino nandoon na gumabay upang maibangon ang ating kabuhayan? Sa lahat ng pagdaanan natin, hindi niya tayo iniwan. Ang gusto ni Francis Tolentino ay ang kaligtasan ng ating bayan. Sa lahat ng pinagdaanan nating paso, pangdol mo, layo mo ang kaligtasan at magandang kinabukasan para sa bawat. Nalapas ko na yung video kanina, sir. Hi, ako po si Derek Hill Soriano, creator at director ng Analisa. At iba pang top-rated TV shows. Iboto po natin ang Marvelous Tayo Party List. Tandaan, Marvelous Tayo Party List. 110. Ako po si Mawiyag M. Dimbona, isang registered electrical engineer at dating OFW. Sa mga kababayan kong Tagalanog del Norte at sa Tagalanog del Sur, Assalamu alaikum warahmatullah. Tandaan, mabilos po tayo. Tandaan, sa darating na eleksyon, mabilos tayo party list number 110 sa inyong palota. Iboto po natin. Maraming buntag, imunta na mga kamag-anak po namin dyan. Ako po, si Expert Hugo na sumusuporta sa number 110 Marvelous Tayo Party List. Pakisabi po sa mga iba po pong kamag-anak natin, iba po pong mga kababayan natin na ating pong suportahan ang Marvelous Tayo Party List number 110. Pakisabi po nanay, tatay natin, lolo, lola, mga kapatid, mga pamangkin po, pagkalat po ang Marvelous Tayo 110 Party List. Opo, si Expert Tuba, maraming salamat sa mga kababayan po namin. Ayaw kalite ang 110. Marvelous Tayo! Ako po si Christian Amin. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ko po sa Cavite, Parañaque, and sa kababayan po namin sa Lanao del Sur. Mag-marvelous na po tayo. 110 sa balota. Marvelous tayo!
Hoy, hoy, hoy! Muli po nagbabalik ang ating programang Talakayang Pinoy. At sa pagkakataong to, kasama po natin ang ating katotong, si Pasky Natividad. Bumati ka nga, sir, sa ating mga taga-subaybay. Parang nakalimutan ko na yung tugtog ko. Eh, mga katotong, music pa lang yan. Araw pala ngayon, pero pagkagat ng dilim, mas magandang pakinggan yan. Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat na minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito naman po ulit tayo at upang makipagtalakayan sa ating mga katoto sa iba't ibang panig ng bansa ng Pilipinas, lalawigan ng Pilipinas. At ngayon po ay dala ng ating masyadong heptic or kailangan tayo sa pangangampanya dahil yung po na pamangkin nating si Attorney Christian Natividad, ang pinangalan ng Agila ng Bulacan na nagmula pa po sa kanyang amang naging congressman noong araw sa Bulacan, sa 1st District, sa Malolos, ay yung pong pangalan ng Agila ang kanyang ginamit na na naging kilala sa buong Bulacan, yung Agila. Kaya ito po ngayon ang ginagamit ng kanyang anak na si Attorney Christian Natividad na nagmula pa po sa tatlong termino ng kunsihal, top-notcher at bukal na top-notcher din hanggang sa maging mayor. Kaya kung mamimili tayo ng ating iboboto bilang governor ng buong Bulacan, lalawigan ng Bulacan, eh nakalalamang na sa eksperyensya bilang public servant, ay kung ikukumpara sa ibang mga kandidato na katunggali niya, pwede na ipakiusap itong ating Agila ng Bulacan. Ano ba, Katotolino? Siyempre po. Kasi kailangan ng bansa natin yung unang-una, yung eksperyensado sa kanyang serbisyo publiko. Ito naman hindi lang eksperyensado. Matalino at top-notcher din sa bar. Kaya sadyang kailangan natin sa bansa, hindi lang sa buong Bulacan, kundi sa buong bansa dahil yung kanyang kakayanan ay makatutulong ng malaki. Unang-una sa pamamalakad ng lalawigan ng buong Bulacan, pangalawa sa mga bagamat hindi sila gumagawa ng batas ang mga gobernur, siguro may mga maimumungkahi yan na makatutulong sa ating mga mababatas. Kaya sa ating mga kababayan sa buong Bulacan, baka pwede nang ipakiusap natin ang ating Agila ng Bulacan, si Attorney Christian Natividad, na sa kanyang tatlong termino bilang mayor ay hinangaan po siya ng mga kababayan natin dyan dahil sa kanyang matitinding ipinamalas na proyekto o accomplishment, ang mga naipagawang mga proyekto na naipatupad na tungkulin. Tulad po ng isa sa mga malaking proyekto dyan, yung pagkakagawa ng City Hall ng Malolos. Dahil dati po, lalawigan lang ito o bayan. Ngayon, ito po yung na-endorse o ginawang lungsod ng Malolos City sa lalawigan ng buong Bulacan. Kaya po yan, napaunlad ng ating Mayor Natividad. Hanggang sa naipatayo niya ang napakagandang City Hall ng Malolos City. Hindi lang po yan. Yung pong mga yagit dyan o mga mahirap na walang gamot, napagkalooban po ng mga gamot at libreng ospital. Kaya nga ang isa sa mga proyekto niya na lagi niya nababanggit, kapag ka naging gobernador siya ng buong Bulacan, ng lalawigan ng Bulacan, tutularan niya yung lungsod ng Manila o mga ibang syudad na paggagawaan niya ng mga malalaking ospital bawat bayan.
yun yung napa, ika nga eh, pinaplano niya o programa at mga libreng gamot tulad ng ginawa niya sa Malolo City. Yung libreng gamot at sa mga farmers, sa mga magsasaka, libreng pataba, libreng binhi, at libreng kung ano yung ano ito, yung mga palay na binhi, at na kung nais ibenta ng mataas yung palay, eh siya na rin ang bumibili upang kumita yung mga magsasaka. Kaya napakalaking tulong po sa lungsod ng Malolos nung panahon niyang sa tatlong termino niyang inabot doon, eh lubos na minahal siya ng mga taga Malolos dahil sa napakita niya o naipamalas niyang tunay at katapatang paglilingkod. Kaya panoorin po natin itong isa sa mga bahagi ng kanyang pangangampanya dito sa ating programa at ating ika nga ay isa tayo doon sa kasama sa motorcade. Talaga namang sinasalubong ng mga tao. Talaga mainit yung pagsalubong. Oo, mainit. May mga sariling ano ito, yung sariling gawang tarpaulin? Oo, na Sulat kamay. Nakalagay doon eh gusto ko naming maging governor Attorney Aguila. Balita ko, pati mga rider ng motorcycle, yung mga asosasyon ng mga rider sa Bulacan, talagang ano raw, todo suporta. Oo, todo suporta. Yung mga asosasyon ng mga bus operator, mga jeepney operator, tricycle operator, apuro ka nyo na nag-pledge siya kanya yun ng pagsuporta. Arma, mabago lang daw ang gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Eh, matatalino pala yung mga butante dyan sa Bulacan. Oo, maganda. Dahil, kaya nga, laking pasalamat ko pagka hindi naniwala sa pera yung mga butante dyan. Ano po bang payo ninyo kapag may nagbigay ng pera? Nag-abot? Abay, kung talagang matinding pangailangan, eh di tanggapin natin. Pero ang iboto natin, yung karapat-dapat na nakasaksihan na natin ang paglilingkod. Na ika nga, namuhuna na ng sipag at tiyaga at malasakit sa lusod ng Malolos. Yun yung ating ano. Ngayon, kung ika nga, kaya nyo tanggihan yung salapi, okay lang yun. Pero alam nating mahirap tanggihan. Pero yung boto sana, wag natin ipagbili. Madalit sabi. Di ba? Tama. Yan yung... Sabi nga nila, sagrado daw yung boto, kaya dapat tratuhin ito na ganun. Sa totoo talagang mga katoto, sagrado yung boto. Kaya ingatan natin yan dahil hindi po katulad ng isang kanin na mainit yan na pagkasidubo mo, kaya mong iluwa. Eh, pero yung isang sagradong boto mo, pag naiboto mo na yan, malaking karagdagan doon sa mananalo yan. At kung pumalpak yung naipanalo ng boto mo, eh kawawa yung bansang Pilipinas. Di ba? Hindi lang yung lusod, hindi lang yung barayan o ano, yung buong Pilipinas epektado sa mga ganyan. Kaya yan, matagal ng kalakaran yung mga ika nga bot buying na yan. Isa sa mga nakita ko sa experience ko bilang naging kapitan ng barangay, yung watcher. Yung watcher, ang style dyan ng mga kandidato para manalo, mamumuhunan kagad ng mga 200 watcher yon. Tapos? Nagtataka naman ako sa Comelec, bakit pinapayagan ganong karami yung watcher? Samantalang ang batas ng Comelec, dalawa lang bawat presinto. Dalawa? Isipin mo yun, katulad doon sa barangay namin, 12 presinto kami. Abay, ang ginawa nung kalabang ko, 200 watcher ba naman, binayaran natin 500 piso yung mga tao. Di, parang kumbaga sa pondo, meron na kagad siyang pondong 200 tao o 200 boto, di ba? Ganun ka... Sa pagkakapitan lang po yun. Kapitan pa lang yun, sa barangay election pa lang yun, ha? Balita ko, 1,000 na rin binibigay ngayon, Kaya pag tumanggap ng 200 lang yung tao, baka kinupit nung
tagabigay. Ng leader. Oo. Yung mga leader naman. Sa libo ng, na raw bigayan ngayon. Yun Eh di walang iya dyan yung leader. Nagsasamantala. Teka mo, katulad nga nung medyo may konting ano, no, hindi ko lang sasabihin kung saan nangyayari yun. Yung nagsasamantala, halimbawa, tayong dalawa leader, ako matino ako, ayokong dugasan, no, hingantong kandidato. Talagang volunteer ako sumasama, nagsiservisyo, ganun. Kung abutan akong pamasayo, ano, okay lang yun. Pero kung wala, wala rin. Aba, itong isang leader naman ang style, magbubuo siya ng ano, ng meeting, halimbawa, governor, magpa-meeting ka rin sa ano, ako yung mag-aasikaso lahat, ganun-ganun. Bigyan mo akong pondo para pang merienda ng mga tao, bigyan natin yung mga leader, mga ganun ba. Yun yung mga racket naman ng mga leader na nagsasamantala pag eleksyon. Kaya, di bale, kung halimbawa inihingan kang ganun, talagang may tao siya na madadala yung kandidato sa ganung lugar, di ba? O sa ganung bayan. Eh, ang problema, kung tipirin niya yung budget na ibinigay ng kandidato, binulsa niya. 1,000, ginawang 300 na lang. Oo. Eh, pag nalaman ng butante, siguradong hindi ang ganti nun doon sa kandidato mo. Di ba? Halimbawa, ako bigyan 1,000. 300, eh, nalaman ko rin sa kandidato, 1,000 dapat mas akin. O di, sa galit ko, hindi ko naiintindihan yung... nagbigay. Di ba? Yung nagbigay. Iboboto ko na lang yung kabila dahil masusuya ka doon sa leader eh. Eh di madadamay naman yung, di ba, yung kawawang kandidato. Kaya mahirap yung ano, yung... mga leader na mandurugas, ika nga, mapagsamantala. Yun ang mahirap na maging alaga. Na dyan na naghihirap yung mga politiko natin. Pero kung makalusot man, nanalo, di ganun din, magnanakaw din siya dahil yung mga panggastos na inarian niya rin bago siya tumakbong eleksyon. O ano? Babawiin, may tubo pa. Babawiin, no. Ay, sa isang probinsya dyan sa... ano, sa Timog Katagalugan, napabalita ito eh. Oh. May nahuli diyan sa ano, yung mga namimigay ng pera. Alam niyo ba kung magkano nakalagay sa sobre? Makapal yung sobre, ganun eh. But buying? 200 lang. Apo. Tapos ang perang nahuli sa kanila, 200,000. Hindi dapat 200 yun, dapat tigay 1,000 yun. Oh. Kinurakot pa nung ano, nung leader. Pagbigay. Nung leader na... Kaya mag-isip-isip po kayo, wag na mabuti pa, wag na kayong tumanggap ng pera. Pinakamaganda. Kasi para mabukod nyo yung leader na pinagbigyan ng pera o yung pinag-aasikaso sa mga tao na para abutan, eh, para mabukod nyo, huwag nyo tanggapin yung pera. O kaya huwag nyo iboto para pag natalo, malalaman na kinurakot nyo yung pera, hindi binigay lahat. Bira mo 200, salit na 1,000 yung... Sa committee yata yan. Bira mo 200,000 yung nakuhang pera. Bakit 200 lang yung nakalagay sa sobre? Sobre, dapat nung minimum 500. Oh, dapat man 500, ayos na, pero yung 200. Ibibenta mo boto mo sa 200, ano ba 'yan? Kaya ka. Yeah. Oh, pwede natin palabas yung ano. Katoto. Ito mga katoto, saksihan po natin itong si kandidato natin, si Governor Christian Atibidad, ang agila ng Bulacan, si Atty. Po. Yung mga liblib na lugar pinapasok namin para mga remote area. Kaibigan ng Bulacan, number 6, ang gobernador, Atty. Tapos yung retrato. May mga barrio dyan na matao eh. Ito mga remote area, mga parang bukit, mga sabana. Number 6,
Babalik po tayo sa Talakayang Pinoy. At kumusta naman po yung ano, yung kanyang vice governor, hindi yata nababanggit. Ako nga pala si ano Mendoza, si Vice Governor Mendoza. Kapatid siya ng dating gobernadora na si Josie de la Cruz. Opo, na-meet ko na nung araw yan si ano, Governor Josie, nung governor siya. Mahusay na tao. Siya rin sa nagtagal yan sa serbisyo sa Bulacan. At ika nga eh... Saka napansin ko dyan, ano, maganda yung legs niya, anong unang terminal niya. Maganda yung legs ni Gobernadora Josie. Sipag na nga ba? Sipag na nga nan? Sipag na nga po, naglingkod din ako sa kanya no, nung siya kumandidato. Hmm. Ah, ito. Ay, mga litrato lang. Oo. Yan po yung mga katoto, si yung sa kampanya, mga kampanya sa mga bawat bayan ng lalawigan ng Bulacan, dyan po yung ating kandidato for governor, si Aguila ng Bulacan, Attorney Christian Natividad. Yan po yung sistema ng pangangampanya. Na bahay-bahay natin mga yung... Mga kabataan, ano? Gusto siya ng kabataan. Oo, mga kabataan ng marami ngayon. Lalo na yung mga first-time voter siguro. Oo, tsaka yung matatanda rin. Lalo yung matatanda, talagang maakap pa sa kanya pag nadaanan niya. Libre yakap. Libre yakap yung mga matatanda. Talagang napapaluha pa iba. Naalala kasi tatay niya dahil mahusay na congressman tatay niya. At talagang walang tumalo ron. Halos hanggang sa nagkasakit na matay. Tiyodolo Natividad. Oo, yung Tiyodolo Natividad. Yun yung matandang agila. Ika nga eh. Ito, batang agila to na ika nga eh, sa magkakapatid. At nagpapasalamat kami na mayroon sumunod sa kanyang yapak at nangangako at nangangarap na makatulong, makapaglingkod sa ating bansa o sa lalawigan ng Bulacan. Kaya pinili niya na tumakbo muna na maging governor. Pero ang talagang plano niya dahil bilang abogado, katulad ng tatay niya, congressman. Upang sa ganon, yung mga batas na kinakailangan maipatupad o sa batas, isa siya sa mga gagawa ng author noon. Pero dahil doon sa pagmamahal niya sa lalawigan ng Bulacan, inunan niya na muna ito na maglingkod bilang gobernador ng Bulacan. Kaya mga katoto, manawagan natin sa ating mga kababayan. Kahit na nandito tayo sa Maynila, sana itangkilitigin natin ang ating kandidatong gobernur. Aguila ng Bulacan. Aguila, Natividad, number 6, ating balata, iboto para gobernador, Attorney Aguila, Natividad. Naglabas ka ng 50,000.
Ito po, at bago po tayo magpatuloy, ay isa munang patalastas mula po sa ating mga taga-supporter. Hi, ako po si Direk Hill Soriano, creator at director ng Analisa. At iba pang top-rated TV shows. Iboto po natin ang Marvelous Tayo Party List. Tandaan, Marvelous Tayo Party List 110. Marvelous Tayo! Hi, ako po si Mawian M. Dimpona, isang registered electrical engineer at dating OFW. Sa mga kababayan kong Tagalanaw del Norte at sa Katagalanaw del Sur, salamu alaikum warahmatullah. Tandaan, mabilos po tayo. Tandaan, sa darating eleksyon, mabilos tayo party list number 110 sa inyong balota. Iboto po natin. Mabilos tayo! Maayong buntag, imunta na mga kamag-anak po namin dyan. Ako po, si Expert Tuga na sumusuporta sa number 110 Marvelous Tayo Party List. Pakisabi po sa mga iba po pong kamag-anak natin, iba po pong mga kababayan natin na ati pong suportahan ang Marvelous Tayo Party List number 110. Pakisabi po nanay, tatay natin, lolo, lola, mga kapatid, mga pamangkin po, pagkalat po ang Marvelous Tayo 110 Party List. Opo, si Expert Tuba, maraming salamat sa mga kababayan po namin. Ayaw kalite ang 110. Marvelous Tayo! Ako po si Christian Amin. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ko po sa Cavite, Parañaque, and sa kababayan po namin sa Lanao del Sur. Mag-marvelous na po tayo. 110 sa balota. Marvelous tayo! Boto sa Senado, number 62 sa balota. Serbisyo, serbisyo, serbisyo. Yan ang laging pinapayo sa akin ni Tatay Digo. Sabi niya, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Kasama sa serbisyo ko ang kampanya laban sa korupsyon, kriminalidad, at illegal na droga. Ito ang serbisyo ibibigay ko para sa inyo. Para kay Bongo, walang tulong ang serbisyo. Isa lang ang bisyo, serbisyo. Sino ang nandoon na dumamay sa atin ng panahon ng kalamidad? Sino ang nandoon para tulungan tayong bumangon? At sino nandoon na gumamay upang maibangon ang ating kabuhayan? Sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi niya tayo iniwan. Ang gusto ni Francis Tolentino ay ang kaligtasan ng ating bayan. Sa lahat ng pinagdaanan nating paso, pangdol mo, lalo mo ang kaligtasan at magandang kinabukasan para sa bawat. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 02-454-5863. Hi, nagbabalik po ulit tayo sa ating programang Talakayang Pinoy. Maraming salamat po kay Commodore Eduardo Gongona, Undersecretary for Fisheries, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture. Secretary Piñol. Kay Secretary Piñol ng Department of Agriculture, maraming salamat din sa inyo. At patuloy niyo kaming tinatangkilik
ang aming programang Talakayang Pinoy. Okay. Ang bilis talaga ng oras. Paalam na tayo. Ano ba yung huli mong, kasi last broadcast na natin to sa Lunes. Wala na tayong broadcast. Election na. Merkules na yung ano kaya. Ayan, sa iyo ng mic, sir. Anong sasabihin mo? Anong iyong masasabi sa mga kababayan mo sa Bulacan? Ayan, no, panawagan natin sa ating mga kababayan, no, ating mga katoto sa lalawigan ng buong Bulacan. Kanga limang araw na lang ay election na. At siguro naman na hindi kaila sa ating mga katoto ang nagsasamantalang mga politiko na gumagawa ng mga paraan na kahit na taliwas o masama, eh manalo lang at bumawi ng pagkukurakot o pangungurakot sa ating pamahalaan. Kaya kung kayo man ay kabataan pa, kailangan makikinig tayo sa mga nakatatanda sa atin na mas malawak ang karanasan sa pagdating o pagsapit ng takdang botohan. Kaya itong mga kabataan natin, na unang-una, lalo na yung mga bago palang boboto, eh maging matalino tayo sa pagboto. Makikinig tayo sa ating mga magulang, sa ating mga nakatatandang leader na nagtuturo ng matuwid. Huwag po tayong basta nabayaran o nabigyan ng pera ay ipagbibili ang ating boto. Karaniwan po ganyan ang nangyayari, lalo sa ating mga kabataan ngayon na hindi alam ang sitwasyon. Kaya yun lang po ang ating mga paalala. At sa mga nakatatanda naman at mga ikaw ay matandang botante, sana naman kung yung iba huwag naman magagalit. Baka dahil walang hanap buhay, sinasamantala yung eleksyon, ginagawang hanap buhay. Pero nasisihan kayo ng ganun, marami pa naman ang mabubuweltahan yan o maepektuhan. Milyong-milyong Pilipino o bilyon ang magkakamaepektuhan po niya kapag nagwala niya ang isang kandidato na nanalo. At binawian tayo ng puro pagnanakaw sa kaba ng ating gobyerno, yun po ang ika nga ay tinatawag nating nasa huli ang pagsisisi. Kaya ngayon pa lang, ika nga pinararating natin sa ating mga kababayan, unang-una sa ating mga kabataan na bago pa lang magsisiboto, andyan po yung mga tukso na nag-aalok ng pera para iboto yung kanilang mga partido o yung kanilang mga kandidato na hindi naman natin kabisado na kung ano yung kinabukasang kahihinatnan natin kapag naipanalo natin. Kaya magtatanong po tayo sa ating mga magulang, sa mga nakatatanda, dahil kami po yung talos na nakakaalam kung sino ang karapat-dapat na iluklok sa ating pamahalaan. Kaya ganun lang mga minamahal nating mga kababayan, mga katoto sa Bulacan. Maging matuwid tayo at gamitin ang ating utak dahil ang pagboto ay sagrado. Kanya naman natin na ipagmamalaki ang ating kandidato na si Aguila ng Bulacan, ang ating attorney Christian Natividad. Hindi lang po dahil sa kamag-anak natin yan, dahil subok na po rin ang mga buong Bulacan, particular na sa kanyang pinamunuan bilang alkalde ng lusod ng Malolos. Naipamalas niya sa loob ng tatlong termino. Pinanalo siya ng mga tao doon dahil sa nagawa niyang kabutihan at ika nga ay sakripisyo upang mapaunlad ang lalawigan ng Malolos o lungsod ng Malolos. Kaya niya rin pong gawin niya kung nagawa niya sa loob ng tatlong taon sa isang lungsod, kaya rin pong gawin sa buong Bulacan. Ay unang-una, eksperyensado na po siya sa politika at pangalawa, yung pong talino niya, nagagamit niya. Kaya mabuhay ang mga taga-Bulacan at mabuhay din ang ating gobernador sa bagong Bulacan, Attorney Christian Natividad, ang batang agila ng Bulacan. Kaya mga kababayan, kay Christian po tayo, kay Attorney Natividad. Salamat po, sir. Sa pangalan po ni Mr. Marvelous Tayo Party List, si Engineer Willie Juan, ito po yung lingkod, Lino Soriano, ay nagpapaalam sa ating programang Talakayang Pinoy. Hanggang sa muli po,
pa ang mga bagay na dapat mo makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, timulat na ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kahit dilat ang mata, may mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinataliktan, salamin sa mata'y hindi makita. Kisarap ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Ay mapayapa, kumahal sa buhay.